Hello YouTube Boss Rino, welcome to my channel. So nanonood ako ng pelikula, hindi ko tinapos, hindi ko type, kaya nag-vlog na lang ako. So sa mga hindi pa tumitikim, sa mga hindi pa nag-bumibili ng Boss Rino Coffee sa Shopee, sa TikTok kayo, mga kabilisan siya lang Boss Rino Coffee. So ito, The Goosebumps Top 5, nagpakita. Ang babaeng multo sa may-ari ng bahay, anong gagawin mo? Oh ba, di tatakbo ako. Diba? Ba't pa ako magtaano? Tatakbo na kagad ako. So huwag natin pagtagalin to. Tirahin natin to. Bago patirahin ng iba. Top 5 Ghosts Quarantine. Bago tayo magsimula, panoorin nyo muna ang ating appetizer. Ang transparent figure o mano na ito ay na-capture ni TikTok user Sigit Dyer habang nakatambay siya sa labas isang gabi. Ano sa palagay nyo? Is this a ghost caught on tape? Let me know what you think. Ayop, no? Parang pagkakita ko, parang legit na legit. Ito totoo lang. Kasi yung iba, makikita mo yung ano eh, makikita mo yung pagka-edit. Ito parang legit na legit eh. Tignan nyo. Oh? Appetizer. Nakita niyo yung part ito ah. Nakita niyo itong part na tumapat siya sa ilaw, transparent, tapos dito hindi mo siya makikita. Ang transparent figure o mano na ito ay na-capture ni TikTok user Sigit Dyer habang nakatambay siya sa labas isang gabi. Ano sa palagay niyo? Is this a ghost caught on tape? Let me know what you think. Spooky. Ang luma at short clip na ito ay pinost sa YouTube noong October 9, 2006 ni Paul Sparrow. Tama, gusto ko yung mga luma. Ayon kay Paul, humiram umano siya ng isang color night shot camera at dinala ito sa woods. Malapit lang ang lugar sa kanyang bahay at higit sa lahat, may ghost sighting umano dito kaya sinubukan niya itong i-capture sa video. Wow, may naglakad. Anino? Oh, parang kaluluwa. Ang video ay may kalumaan na. Potato din ang video quality nito pero kitang-kita pa rin ang white figure na mabilis na lumabas. Ito mga legit eh, no? At naglaho. Ayon kay Paul, sinubukan niya umano itong i-zoom pero masyado daw itong mabilis. Tinangka niya rin itong habulin subalit wala na siyang naabutan. Isang humanoid ghost na tila nakasuot ng kapote ang nahuli ni Paul sa camera. Mag-isa lang itong paligoy-ligoy sa woods sa kalagitnaan ng gabi kaya mahirap masabi kung ano ba talaga ito. Ayon sa iba, ito daw ang pinaka-genuine ghost sighting na kanilang nakita. Oh, kapansin-pansin din umano na walang na-produce na ingay ang ghost kumpara sa cameraman. Natatawa man ang ibang nakapanood ng video dahil alam na alam daw ni Paul kung saan lalabas ang multo. Although marami ang hindi naniniwala, na-feature ang video na ito ni Paul sa iba't ibang paranormal channel. And so far, positive ang mga feedback. Dahil ba ito sa kalumaan ng video? O baka naman isa talaga itong ghost sighting? Yung mga ganda talaga ang legit eh. Hindi yung pag nakita mo is solid na sa pakala mo tao talaga. Yung mga ganito, ito ang mas nakakakilabot talaga. Kasi yan yung mga akala natin minsan na makapaligon tayo. Tapos parang may dumaan na something, di ba? Parang may sumilip na something. Ganyan yung mga, ay, naturalize ko po. Ghost. Mag-aalauna na kasi, kaya ako yung takot na. The following videos ay ipinost sa YouTube channel na Shocking Paranormal. Ayon sa uploader, hanid umano ang kanyang bahay. Madalas daw siyang maka-experience ng extreme poltergeist activity and sometimes nakakakita rin daw siya ng figure na bigla na lang naglalaho. Sa video na ito ay shinare ng YouTuber ang mga paranormal activity na kanyang nararanasan. Catch anything on tape, see if I can get any objects to move or anything, hopefully stuff will happen. If there's anything... Habang mag-isa sa kanyang bahay, sinubukan makipag-communicate ng YouTuber at kausapin ang espiritu na nagpaparamdam sa kanya. Please. Whoa, ayan na. And it works.
tila nakikinig at nais din makipag-communicate ng ghost. Pinagalaw nito ang isang glass display sa ibabaw ng counter. Oh, shit. Hindi nagtagal, sinundan pa ito ng isa pang poltergeist activity. Whoa! Marami ang hindi naniniwala sa na-capture ng uploader. Napakagaling at talented umano niya dahil naitutok niya ng advance ang camera bago pa man gumalaw ang mga bagay sa kanyang paligid. Pero despite all of that, marami pa rin ang kinilabutan sa video na kanyang ipinost noong October 2, 2011. Panoorin at huwag kayong kukurap because you might just miss it. And this house has been experiencing some paranormal activity. I'm not kidding. I've just turned this on, I've just got a camera just to show you guys. Oh my god. Oh my god. Did you see that? Maraming pinto ang butya. Oh my god. Ano ba, parang may tao? May tao ba nakahiga? That door just moved by itself, I'm not kidding. She's getting really scared now. There's no one in the house except for me. Okay. Okay, we keep this on for you guys, because it's showing me. It's paranormal TV, it's me. Ganda ng bahay, may multo naman. Ba yan? Baliwala din. It's a bit moving around. I'm not kidding. It's a bit moving around. Oh my god! Oh my god! Oh my god! Habang nag-i-investigate ang YouTuber, makikita ang obvious na paggalaw ng pinto ng isang kwarto. Nang pinasok ito ng cameraman, makikita na wala namang ibang tao sa loob. Ayon din sa cameraman, madalas daw itong mangyari. At ng mga oras na yon, mag-isa lang daw siya sa bahay. Maya-maya pa habang iniimbestigahan niya ang isang room, may nahagip ang kanyang camera. Oh my god! Oh my god! Ulo, nakita ko yun. Tangin na, ngayon ko lang nakita. Gago, nakatayo yung babae. Pansinin nyo, ah. Ang kanyang camera. Pansinin nyo, bilisan nyo yung mata nyo, ah. Oh my god, oh my god. Kita nyo ba? Ang kanyang camera. One more time. Oh my god, oh my god. Oh my god. Isang babae na may mahabang buhok at maitim na mata ang nakatingin mula sa isang glass window. Ito ay may maputlang complexion at parang nakasuot ng red na dress. Saglit lang itong nagpakita sa cameraman pero halatang nakita at napansin niya agad ito. Tama. Sinubukan na niya itong hanapin pero sa huli, bigo lamang siya. Is this a ghost caught on tape? Or is this too good to be true? Check out Shocking Paranormal's channel at kayo na ang humusga. Children of the Night. Ang creepy video na ito ay galing sa YouTube channel na Punk Rock TV. Dalawa sa kanilang miyembro ang nagpasyang mag-explore at mag-investigate sa isang luma at abandonadong building. Ang video ay ipinost noong June 13, 2018 at ayon sa kwento, dalawang magkapatid daw ang dating nakatira sa lugar. Sila ay kambal at isa umano sa kanila ay pinatay sa loob mismo ng kanilang tahanan. Habían matado y violado una niña, digo, desconocemos en las escaleras. Sí, sí, cierto, ¿no? De que, pues de que la niña... ¿Conocen que el cuerpo lo encontraron aquí? Ay, nakatakot. Bueno, porque dijo el señor, digo, ¿para qué encontraron? Pues el cuerpo, perdón. Sa simula ng exploration, nilibot ng dalawa ang gusali. Makikita ang lumang pundasyon ng bahay na puno na ng mga graffiti at mga kalat. Tinignan ng dalawang investigator ang bawat sulok nito at di nagtagal, may narinig silang kakaiba. Están así, digo, digamos, están todas graffiti, unos pequeños graffitis. Hay un pequeño cuarto, la ventana. Uy. Puta. Están bastante impresionantes, digo, las locaciones que tenemos nosotros. Sí. Pero nunca había como una casa así, la neta. Así que, pues, ¿qué? Pues, ¿qué tal? Uy, mi bata. Uy, no mames. Shh, 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 shh.
Sobrang linaw nung tulog ng bata. Nang aakyat na sana sa second floor ang cameraman, napahinto ito sa harap ng hagdan dahil sa mga boses ng bata na maririnig. Ang lino ng boses ng bata. Uy, vergas, escuchan niyo sa iyo pa. Napakalinaw ng mga boses ng bata na tila ba naglalaro lang ang mga ito sa kabilang kwarto. Nilakasan ang dalawang investigators ang kanilang loob upang mahanap ang source ng mga boses. Nang makarating sa taas ang dalawa, dahan-dahan silang nag-proceed. At nang makaharap nila ang isang makitid na hallway. Bigla na lang may dalawang ulong lumitaw. Ay, dalawa? Dalawang bata na may maputlang balat at itim na buhok ang bahagyang sumilip sa isang entrance. Hindi visible ang mga mukha ng bata at hindi rin nakita ang kanilang katawan. Tila nahihiya sila o di kaya naman natatakot dahil naaalala nila ang karumal-dumal nilang pagkamatay. Hindi na rin nagpatumpik-tumpik pa ang dalawa at agad na silang sumibat sa lugar. Ang dalawang bata kaya na ito ang sanhi ng mga boses kanina? Ayoko lang mga ganito. Ayoko lang mga ganyan. Nagpakita. Sa huli sa inyo pa rin ang huling desisyon. Kung ito nga ba ay ghost caught on camera? O ito ay isang case lang ng paggamit ng mga bata para magpanggap na multo sa harap ng camera. Nakatakot naman kung totoong bata to. Diba? Sa akin medyo hindi ako ganun naniniwala kasi sobrang linaw nung bat, yung boss ng bata. Madali i-ano sa voice background yun eh. Yung audio, madali i-edit yun. Eto, hindi ko alam kung bata to kasi imposible may bata dyan na dadali nila dyan. Delikado yun. Dark Lady. Ang paranormal investigation na ito ay pinost sa Japanese YouTube channel na Umaga Toki Film. Inimbestigahan ng Umaga Toki crew ang isang haunted hospital sa Japan na pinamamahayan umano ng isang female ghost. Ito, Japan. Ayon sa istorya, isang pasyente umano ang namatay sa loob ng hospital. Isang surgery gone wrong ang nangyari, subalit walang nakakaalam kung nagpakamatay ang pasyente o ang mga doktor mismo ang dahilan ng kanyang pagpanaw. Subalit mula noon naging haunted na daw ang hospital at hindi nagtagal. Nagsara at naging abandoned place. Ang Tagalog yung Japanese, beranda sa beranda sa beranda. Habang nag-uusap ang dalawang member ng paranormal group, bigla na lang may nailawang dark figure ang isa sa kanila. Ang dark figure ay nagpakita sa isang veranda. Entity ay mukhang isang lady na may mahabang buhok at may maputlang mukha. Nakabalot ang buong katawan nito sa itim at tahimik lang na nakatingin sa mga investigators. Kung pagmamasdan, hindi visible ang mukha ng dark lady. Nakatilt ng kaunti ang ulo nito at parabang pinag-iisipan kung ano ang kanyang gagawin sa dalawa. Naglaho ang misteryosong female ghost nang nataranta ang investigator. Nag-fade ito sa kadiliman at hindi na muling nakita pansamantala. May napansin ba kayong wala? Ba? Meron ba? Sa likod ng nakaputing investigator, makikita ang isang dark na silhouette. Oh, hindi nga. Malayo ito sa dapat na natural na anino ng investigator. Mulol. Kung pagmamasdan mabuti, tila ba isang itong entity na nakatayo sa likod niya. Ayon sa kanila, mukhang ito daw ang female ghost. Ay, ayun nga. Appreciate, taga lang. Napindot sa sobrang takot ko, napindot ko yung mouse. Bayan, nasa na tayo? Sorry. Sobrang takot ko, napindot ko yung ano? Napindot ko yung... Female ghost na nagpakita sa kanila. Ano sa tingin niyo mga kag-goosebumps? Is this a ghost cotton tape? Or isa lang itong elaborate scheme? Ayoko nung tinatagalan yung ano? Yung kuha doon sa multo. Pumapasok sa isip ko. Standing still. Ang nakakapanindig na balahibong footage na ito ay galing sa YouTube channel na Southern Afterlife. Ito ay isang paranormal investigation na ginawa ni Josh
Isang paranormal enthusiast and explorer, sa gabing ito ay explore ni Josh ang isang historic site. Ang lugar ay isang nahawig di Kiko mga to sampung. Lumang compound na kinalauna na ginawang park. Ayon kay Josh, ang mga bahay at building sa area ay luma at pinaniniwala ang haunted. Ito ay dahil namatay sa loob ng mga gusali ang mga dating naninirahan dito. Medyo restricted ang lugar at maaga rin ito nagsasara. Kaya naman nag-camp out si Josh hanggang umabot ang gabi para ma-explore ang lugar. Walang ibang kasama si Josh ng mga oras na yon pero matapang niyang inimbestigahan ng haunted compound. Naku, may tumba-tumba, rocking chair. Hindi mo mapapabili niyan. Takot yung bintana o yung tumingin. Habang naglalakad si Josh around the house, maririnig ang isang ingay o isang sigaw. Marami ang mga sasakyan na umaandar sa may di kalayuan, so hindi tayo makakasigurado kung ano ba talaga ang dahilan ng ingay. Pero maya-maya habang nakikipag-communicate si Josh sa mga entity sa area, na-capture niya ito. Now, I can't get inside the buildings, but I can walk around them. So, I've got the Necrophonic app. I'm gonna try that out here. A lot of you guys said you like that app. And I'm gonna see if I can get any kind of response out here near this building. I do have two more buildings I want to check out tonight. People have said that they've seen full-bodied apparitions at those two little cabins, so I definitely want to check those out. But I'm seriously getting a bad vibe right here. Alright guys, we got the Necrophonic app out. See if we get any responses. Nakakatakot yan, necrophonic na yan. Nakakatakot yung mga boses. Is there anybody here with me? Leave? You will die alive. Did you live in this building? I'm on a wooden deck. It sounds like someone walking on it. I'm the only one out here. Whoa, teka lang. Sabi ko na eh, yung rocking chair na yan eh. What the hell? Magagalo yung rocking chair, oh. Kahit na hangin yun, nakakatakot pa rin yun. Kasi pero feeling ko may nakaupong multong matanda. I don't know, guys. That's freaky. Let me get my meter and go back over there. Habang kinakausap ni Josh ang mga spirits, may narinig umano siyang mga footsteps. Maya-maya pa naabutan na lang ng explorer na gumagalaw na mag-isa ang rocking chair from the tone of his voice. It seems na kinikilabutan talaga siya. Kung sino o anuman ang naninirahan sa lugar na ito, halatang ayaw nito kay Josh. Sabi-sabi din na ang dating owner ng bahay ay pumanaw mismo sa loob ng kanyang tirahan. So siya kaya ang may kagagawa nito? Going. There's not really any wind out tonight. Puta, parang may nakasilip sa bintana. Let's see. I bet that's the footsteps I heard. It sounds like someone walking. Parang legit, no? It's just strange because, like, it's not easy to push that. It's heavy. Nag-decide na magpalit ng spot si Josh. Hindi accessible sa public ang loob ng bahay, kaya naman nilibot niya muli ang gusali. Parang meron sisilip sa bintana eh. I got eerie feeling right here. Like a sense of warmth. Ito na. Yeah, ganyan ang mga multo. Hello?
isa o manong babae na nakasuot ng 1800s na damit ang nahagip ng camera. Ito ay halatang hindi napansin ng explorer at patuloy lang siya sa kanyang ginagawa. Kung titignan mabuti, nasa kalagitnaan ng daan ng ghostly figure. Ito ay transparent pero kitang-kita ang hubog ng katawan nito. Meron itong pale face at pale arm. Nakapansin-pansin sa dilim, ito na kaya ang dating may-ari ng bahay? Ayon sa iba, mukhang parte lang daw ito ng puno sa background o isang smudge sa lens pero ng camera. Pero parang ba't nagalaw? Pero napaka-unlikely nito dahil halatang nasa gitna ng daan ng entity. Tahimik lamang itong nakatayo na parabang pinagmamasda ng trespasser sa kanyang lupain. Sa huli, naglaho na lamang ito sa frame. Ayon sa isang commenter, mukhang ito daw ang kanina pa nagpapalayas kay Josh. So ano sa palagay nyo? Is this a ghost caught on camera? O baka naman may iba pang explanation? Kayo na ang magpasya. Sana. Alam nyo, yung kwento ni ano, yung kwento ni Goosebump, isa sa nakakapagkakilabot sa akin. Takot-takot ako dun sa kwento niya. Pag nagsasalita siya, pag sinasabi niya yung history ng video, natatakot ako, grabe. Hirap, manood talaga ng madaling araw.